mga palatandaan na buntis ang ating inalaga ang baboy. So, ito tayong resource person na yun dito. At doctorate degree sa animal science. Ano natapusan mo pang? Elementary. Yan, so aking pong papa. Ilan ka ng taon pa nag-alaga ng baboy pa? Ha? Ilang taon? 2000 nagsugod? 20 pa? 30 years. Oh, 30 years na? Grabe yun. So, wala ka gigawin pa at hindi ka tumitigil sa pag-alaga ng baboy? Tagalog ay? Ha? Tagalog? Ay, hindi. Wala, hindi. Ano man? Hindi, oo, ano? Hindi nga, ako tumitigil sa pag-alaga ng baboy. Kasi dati, ito, Lasinggiro. Tingnan mo yung hubog ng katawan niya. Hubog, parang hubog talaga. Joke. Dati, Lasinggiro to. Ayan. Hindi, ikaw muna kasi maya ng baboy. Lasinggiro yan. Pero ngayon, nagbago na kasi lumapit sa Panginoon. Yan, kay Jesus. Oo, so, ngayon, productive na yung buhay niya. Nag-alaga siya ng baboy. Yan, hindi. Ano ba yung ano mo pa? Ginaobra mo, wala na? Ito na lang. Mahirap ba? Mahirap mag-alaga? Compare sa labor sa tubo at sa palayan. Mas maigi na to. Yan, so yun yung ginagawa niya. Oh. Ilang... Puro buntis to lahat eh. Buntis. Yung asawa na lang niya, hindi buntis. Yuk. Sige. Sige pang, ano pala palatandaan na buntis ang baboy? Palatandaan na bumubuntis ng baboy, pag mahataw na yung ugat sa tiyan niya. Mahataw ang ugat? May ugat ba yung tiyan? Kano'ng ugat? Hindi na ugat naman. Kano'ng ugat? Ugat na yung palatandaan na siya lang yung nakakita. Yung ubre niya. Anong ubre? Sanang ubre? Ina-ubre na. Ayan yung tangan. Ayan, nakausli. Ayan, yung buwan at kalahati yung buntis. Isang buwan at kalahati. Ayan, nalaman niya yung buntis dahil may iba yung katawan. May iba? Sa piyak, di ba, pating na natin yung kabila. Ubre, sa yung ubre daw. Yung ubre, ayan, so medyo nakaloy-loy na. Masasayang. Ang posisyon sa mga, pa? Saka yung titi. Ano ganun sa Tagalog ang titi? Ang mga dede niya daw. Anong posisyon sa mga dede pa? Ganun. Parang nagbibigay na. Nag-aamuna na. Kaling na natin, ha? Medyo naka... Hindi mo yan masyado mga kwan. First timer to eh. Ito first timer pa to? Pero miski hindi sa busog yaw, hindi lumiliit yung tiyan niya kahit di busog pa na. So, medyo malaki talaga yung tiyan. Pero siguro ang palatandaan talaga na buntis siya, hindi na siya mag-yayamar. Hindi na siya daw mag-hit. Ayan. So, yung baboy kasi nag-hit every... Kung hindi siya ma-artificial insemination pa, ilang araw na mag-hit siya. Yung pagitan. 18 days, kada 18 days nag-hit siya. Kung hindi siya malaisan, hindi siya ma... Kung hindi maanhan ng lalaki, ng similya ng lalaki, 18 to 21 days, mag-hit na naman. So, parang sa parang sa tao, pag hindi siya nadatna ng kabuanan, regla, ibig sabihin buntis. So, yun yung pinaka na palatandaan. So, may iba ang... Katawan niya. May iba ang katawan. Ugali niya. Ugali? Anong sa ugali mo may iba? Bawa na pag magluko siya, may iba. Magluko? Sa Tagalog ang magluko yan, mag-ano na yan? Maghiga. Yung luko sa amin yung maghiga. Nakadapa. Yun, nakadapa. So kasagaran kasi yung baboy pag nakatulog, patakilid. Paano? Pero pag buntis, naka-ganon.
yun. Kung mayroong laman yung chan. Tsaka, pagka detouch mo yung kanyang tiyan, may sumisipa pa, no? Kung malaki na na yan, no? Kung malaki na. Pero kung mga isang buwan pa lang, paano mo malalaman? Mo lang ito ginang? Sa pakain pang? Sa pakain pang? Kung isa. So kung bagong artificial insemination or bagong ano palahi, huwag mo daw muna pakain within 1 month. Within 1 month pa, no? Hindi mo muna daw... Sa malaman mo na confirmed mo na talaga na nabuntis siya, so within 1 month na bago siya na lahian, dapat hindi maramihan yung pagpapakain mo, kasi sa experience mo paano pa na natutunaw parang na ano, hindi mabuo yung ano pagkabusog. So pagka sure ka na nabuo na yon, pwede ka nang regular na napakain. So yan lang po muna sa ating video ngayon. Sana po ay meron kayong nakuha. Don't forget to subscribe and click the notification bell para update tayo sa ating next uploads. About lang po ito lahat sa pag-alaga natin ng baboy sa likod bahay. So buhay po ang Pilipinas. Asenso po tayo. Get this box.